May isang pamilya ang namumuhay ng payapa sa China. Sila ay may isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Ang masayang pamumuhay nila ay magbabago dahil ang nag-iisa nilang anak ay kinuha ng hindi kilalang tao. Ano ang gagawin ng mga magulang na ito para mahanap ang kanilang nag-iisang anak? Paano ginawa ng isang ama na gugulin niya ang 24 na taon ng kanyang buhay para lang hanapin ang kanyang anak? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang kwento ng pamilya Go at kung paano dinukot ang kanilang anak at paano nila ito natagpuan pagkalipas ng 24 na taon. Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. September 21, 1997, mula sa probinsya ng Shandong, China, ay normal na nagsimula ang araw ng pamilya Go. Ang ilaw ng tahanan ay naghahanda ng pagkain sa kanilang kusina habang hinahayaang magpalakad-lakad ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Shen Chen. Habang naghahanda si Mrs. Go sa kusina, abala naman nagkukumpuni ang kanyang asawa na si Gang Tang na motorsiklo sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa munting kamalayan ng batang si Shen Chen, ay gusto niya tumakbo sa mas malawak na lugar. Kaya naman lumabas siya at pinuntahan ng kanyang ama. Masaya naman itong nakapaglaro na mag-isa sa labas at tapat na kanilang bahay. Habang pasulyap siyang binabantayan ng kanyang ama. Samantala, tumayo muna saglit si Gang Tang sa kanyang pwesto upang kunin ang toolbox na naiwan niya sa loob ng kanilang bahay. At bago siya pumasok, ay sinabihan niya anak na huwag lalayo sa kanilang bahay habang naglalaro. Pero mukhang hindi ito narinig ng bata na abala sa paglilibang. Dahil sa oras na umalis si Gang Tang sa tapat na kanilang bahay, ay biglang nilapitan ng isang babae si Shen Chen. Inamo ng babae ang bata at inaya itong makipaglaro. At dahil sa mabait na pakikitungo ng babae sa bata, ay hindi ito nag-atubiling sumama sa kanya. Hawak ang maliit na braso ng bata, ay sabay na naglakad ang dalawa palayo sa bahay ng mga Go. Naglakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa pinakamalapit na bus station kung saan naghihintay ang nobyo ng babae. Nasasama sa kanila, paalis sa probinsya ng Shandong. Sa kabilang dako naman, nang makabalik si Gang Tang sa labas ng kanilang bahay, ay una niya napansin ang tahimik na paligid dahil bigla nawala ang maingay na galaw at malakas na tawa ng kanyang anak. Sinubukan niya itong tawagin na paulit-ulit, pero walang sumasagot sa kanya. Nagtanong-tanong din siya sa kanila makapitbahay kung pumunta sa kanila ang batang si Shen Chen, pero bigo siya mahanap ito. At dito na magsisimula ang 20 kalahating dekadang paghahanap ng amang si Gang Tang sa kanyang nawawalang anak. Dahil dito ay mabilis na inalerto ni Gang Tang ang kanyang asawa tungkol sa biglang pagkawala ng kanilang anak. Una nilang hinanap ang bata sa paligid ng kanilang bahay. Hinalugog nila ito mula sa loob hanggang sa labas. Pero walang bakas ng bata sa paligid. Muli ay sinubukan nilang lumabas at magtanong-tanong sa kanilang mga kapitbahay. Pero wala silang nakuhang makabuluhang sagot mula sa mga ito. Dahil sa pangyayaring ito, ay kinailangan ng humingi ng mag-asawa ng tulong mula sa mga pulis. Kaya bit-bit ang munting larawan ni Shen Chen ay nagtungo ang mag-asawa sa police station upang i-report ang pangyayari. Pagkatapos nila magsumbong, ay sinabihan ng mga pulis ang mag-asawa na maghintay lamang habang ginagawa nila ng paraan ang pagkawala ng bata. Pero lumipas ang mga araw, linggo at ilang buwan ay walang natanggap na balita ang mag-asawa mula sa mga pulis. Sinubukan naman nila magpabalik-balik sa estasyon ng mga pulis, pero bawat pagtapak nila roon ay parehong sagot lamang ang natatanggap nila mula sa mga ito. Kung saan sinasabi nila na wala pa rin sila makuhang impormasyon kung nasa talaga ang bata. Dala ng mga pangyaring ito ay nabuo ang loob ni Gang Tang na subukang hanapin mag-isa ang kanyang nawawalang anak. Ayaw niya na umasa pa sa mga pulis kaya siya na lamang mismo ang gagawa ng paraan para muling makita ang nawawalang anak na si Shen Chen. Kaysa naman mag-aksaya siya ng oras sa paghihintay ng impormasyon mula sa mga pulis. Kaya't sakay na kanyang motorsiklo habang baon ng matinding pag-asa ay naglakbay siya sa kanilang bansa bit-bit ang pag-asa makikita niyang muli ang kanyang nawawalang anak.
Una niyang nilibot ang probinsya ng Shandong. Nakakabit sa kanyang motorsiklo ang dalawang malaking flag na may larawan na kanyang nawawalang anak. Sa bawat bayan na kanyang dinadaanan, ay sinusubukan din niyang mamigay ng flyers at ipakalat ang balita. Dahil kung mas marami ang nakakalam, ay mas mabilis at malaki ang pag-asang mahanap nila ang kanyang nawawalang anak. Sa kabila nito, ay hindi tumigil si Gangtang sa paghahanap kay Shenzhen. Hindi siya bumabalik sa kanilang bahay hanggat hindi niya kasama ang bata. Kaya naman habang mabiyahe siya patungo sa iba't ibang probinsya ng China, ay pinipili niya matulog sa ilalim ng mga tulay, kumain sa tabing kalsada at magprint ng mga flyers na ipinamimigay niya sa kanyang mga nakakasalubong. Ang paglalakbay na ito ng ama ay umabot ng ilang taon. Hanggang sa taong 2012, kung saan unti-unti na sumisikat ang social media sa bansa, ay nabigyan ng pagkakataon si Gangtang na makilala online. Dahil dito, ay ginamit niya ang pagkakataong ito upang mas palawakin na kanyang paghahanap sa kanyang anak. Pinost niya ang litrato ng kanyang nawawalang anak. Kalaki pang istorya kung paano ito nawala, na siya namang umantig sa puso ng bawat nakakabasa nito. Samantala, mula 1997 hanggang 2012, ay naging mahirap ang paglalakbay ni Gangtang sa China. Ilang beses siya na-aksidente sa kalsada at nasiraan ng motor na nagresulta sa pagkaubos sa kanilang pera. Kaya naman napilitan siyang mamalimos habang nasa biyahe para lamang maipagpatuloy ang kanyang kagustuhan maiuwi ang kanyang anak. Dahil sa nakakaantig na istorya ng ama, ay napukaw nitong atensyon ng isang movie director. Kung kaya't noong 2015 ay ipinalabas ang pelikulang Loss and Love na pinagbidahan ng sikat na aktor na si Andy Lau. Hango ang kwento ng pelikula sa kwento ng buhay ng mga Go at kung paano nagpursigi ang ama na hanapin ang bata sa loob ng 15 taon. Naging maganda naman ang tugon ng mga manonood sa pelikulang ito. Kaya naman muling nabuhayan ng loob si Gangtang na hanapin ang kanyang anak. Pero imbis na gamitin ang kasikatan sa pangsariling kapakanan, ay ginamit niya ito upang tulungan ang mga magulang na kagaya niya nawalay din sa kanila ang kanilang pinakamamahal na anak. Naging miyembro din si Gangtang ng isang organisasyon na naglalayong hanapin ang ilang pang nawawalang bata na hinihinalang dinanas din ang mapait at tadhana kagaya na nangyari sa kanyang anak. Habang patuloy na naglalakbay sa iba't ibang probinsya ng China si Gangtang, ay lagi niya pa rin baon ng pag-asang mahanap niya si Shenzhen. Kasama na rin ang kagustuhan niya makatulong sa mga kapwa niya magulang na nawalan din ng anak. Sa loob ng ilang taong paghahanap, ay matagumpay na nakatulong si Gangtang na buuin ang pamilya na nawalan ng anak. Sumatotal ay halos 7 pamilya ang kanyang natulungan sa loob ng kanyang paglalakbay. Masaya siyang makatulong sa mga katulad niyang nawalan dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na mawalay ang anak sa kanilang mga piling. Pero minsan ay hindi niya maiwasang malungkot. Dahil sa katotohanan, mas nauna pa niya maresolba ang problema ng iba kaysa sa pagsubok na kinakaharap niya na inabot na ng dekada dahil hindi niya pa rin matuntun ang sarili niyang anak. Pero matapos ang ilang pa-aksidente sa kalsada, ilang mga araw na walang tulog at pahinga ay dumating ng araw na kanila pinakihintay. July 2021 ay nahanap ng pamilya ang kanilang nawawalang anak na si Shenzhen. Ang munting paslit noon ay lumaki na sa piling na kanyang bagong pamilya. 26 na taong gulang na si Shenzhen at nagtatrabaho bilang isang guro sa paaralan sa Henan kung saan siya dinala na magnobyo na dumukot sa kanya noon. Nahanap si Shenzhen sa tulong ng mga pulis. Natrack nila ang binata sa pamamagitan ng DNA testing na ginawa para sa mga taong nagpresinta sa istasyon ng mga pulis at nagpapakita bilang mga nawawalang bata o mga inampon sa pagbabakasakali mahanap nila kanilang mga tunay na magulang. At nang lumabas ang DNA result ni Shenzhen, ay mabilis na tinawagan ng mga pulis ang pamilya Go upang ipaalam ang magandang balita. Makalipas ang 24 na taong walang hintong paghahanap sa kanilang anak, ay natapos ito nang mayakap muli na mag-asawa ang kanilang pinakamamahal na nawalay sa kanila. Lubos ang pasasalamat nila sa mga kumupkop at nag-alaga sa kanilang anak at itinuring itong parang sariling kadugo. Habang ang magnobyo naman na dumukot kay Shenzhen ay napasakamay ng mga pulis. Ikinuwento ng babae na napakilalang si Tang na pagkarating nila sa bus station noon ay sinalubong sila na kanyang nobyo na si Hu. Naglakbay silang tatlo papuntang Henan kung saan nila ipinagbili ang bata sa isang pamilya. At dahil sa kaso ng kidnapping na kanila nagawa
ay sinentensyan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kasamaang palad ay hindi na bago ang mga report na nawawalang bata sa China. Talamak kasi ang human trafficking sa bansa at ilan lamang ang nabibigyan na pagkakataon na muling makabalik sa kanilang mga pamilya gaya na lamang na nangyari sa pamilya Go sa kabila ng 24 na taon nilang pagtsatsaga at pangungulila. Sa uli, ay isa itong kwento na nagpapatunay na walang imposible para sa mga taong porsigido. Ito ay literal na trust the process. Habang nakatutok ka lamang sa goal mo sa buhay at ginagawa mo ang lahat sa abot ng iyong makakaya, ay malaki ang pag-asang makakamtan mo ito. Huwag natin madaliin ang proseso at habaan natin ang ating pasensya dahil lahat ay makukuha rin natin sa tamang panahon at sa gabay ng Panginoon.